Pangapat na po na linggo ng ating pagninilay-nilay sa buhay kabanalan tayo bilang mga binyagan, bilang mga tagasunod ni Kristo. At ito po yung linggo bago mag-abo ng Miyerkules ng Abo, yung simula ng Lent, no? Kaya sa ating pagninilay-nilay, ibabalik po natin ulit ang kaisipan na ang kabanalan ay nandyan dahil tayo ay nakaugnay na sa Diyos. Kaya napaka-importante na ilalong-lalo na itong Sunday na to dahil si Jesus sabi niya, ay nako, yung mga tawag ng tawag dyan, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, hindi lahat sa kanila ay makakapasok sa kare ng Diyos. Meron pa nga dyan nagsasabi, Lord, di ba, itong ginawa namin para sa iyo, itong nakiinuman kami sa iyo, may mga mirakulo kaming ginawa, may mga demonyo kaming pinaalis dahil sa pangalan mo. Ang sabi ni Lord, pasensya na ho, pero hindi ko ho kayo kilala. No? At makikita din naman natin sa katotohanan ng ating buhay ngayon. Andyan yung mga taong pumapatay. Nililipol ang napakadaming tao in the name of God, sa pangalan ng Diyos. Kaya nung isang beses, pagkatapos yata nung September 11 that's right. Pagkatapos noon, nagkaroon ng panalangin ng lahat ng mga relihiyon na pinamunuan ni Pope John Paul II. At naalala ko noon, sabi ni Pope John Paul II, huwag naman sana maulit na ang pangalan ng Diyos ay gamitin upang pumatay ng tao. So hindi dahil sa ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon, kasama na tayo o mapapasama na tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi rin. Kaya napaka-importante na pakinggan natin ang salita ng Diyos at isabuhay ito. Dahil kung makikinig lang tayo, hindi natin iintindihin. Kasi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nangangailangan talaga ng constant follow-up, kumbaga. O, nanonood tayo ng teleserye, di ba? O, pag naputol at hindi tayo nanood ng isang gabi o dalawang gabi, hala, hindi mo na alam kung nangyayari, lalong-lalo na dahil pinag-iiba-iba nila yung plot, no? Kaya importante talaga na sinusundan mo, sinusundan natin ang salita ng Diyos nang sa gayon ay na-appreciate natin, naiintindihan natin. Kaya sa pagtupad ng kanyang kalooban, hindi tayo mahihirapan. Ganun lang kasimple ang challenge sa atin ng Diyos. Kung sadyang tayo ay sa Kanya, makinig ho tayo na mabuti. At sa pangakikinig ay nawa sa tulong ng Espiritu Santo ay maintindihan natin. At sa tulong pa rin ng kanyang Espiritu Santo ay madama natin ang tawag niya na siya mismo ang namumuno at tayo tinatawag na sumunod. Kaya importante na yung salita ng Diyos talaga ay hindi lang pinakikinggan, tapos kakalimutan. No? Sabi ng mga teachers, may mga bata raw na, hear here, go here. No? Pinakikinggan dito, tapos kakalimutan. Kailangan po katulad ng pagkain, ngunguyain natin, ilalagay natin sa tiyan, at bibigyan natin ang pagkakataon ng tiyan na gumawa ng kanyang dapat gawin. Nang sa gayon, tayo ay lumakas, tayo magkaroon ng mas marami pang buhay, mas maayos pang buhay. Kaya katulad ng salita ng Diyos, pakikinggan natin ito at sa tulong ng Espiritu Santo ay pupunta ito sa ating puso. Naalala ko nung isang nagtitraining kami sa Word of God, paano ba intindihan ng Diyos at ang salita ng Diyos, isinama ito doon sa marriage encounter. At magandang i-share ko ito kasi magandang gamitin din sa ating paggamit sa salita ng Diyos. Dahil sa marriage encounter, very important yung pagsusulatan sa isa't isa. Eh, pwede natin sabihin ang salita ng Diyos ay sulat ng Diyos para sa atin. Araw-araw siyang sumusulat sa atin. At sabi doon sa marriage encounter, pag binabasa mo ang sulat ng iyong asawa, una, basahin mo yun para sa iyong utak. Pangalawa, basahin mo yon para sa iyong puso. Ganon din sa salita ng Diyos. Ang pagbabasa natin sa salita ng Diyos ay pagbabasa ng sulat ng Panginoon para sa atin. Una, para sa ating utak. Pangalawa, ay para sa ating puso. At tulad ng pang-araw-araw nating buhay, sa mga matalik na mga magkakaibigan, sa mga mag-asawang nagkakaayos lagi, nagkakaintindihan lagi, napaka-importante yung constant communication. Pakikinggan mo siya at maniwala tayo na nakikinig siya. Iniintindi tayo at ibibigay lahat ng mga nandito sa atin. At upang hindi natin makalimutan, sana ay ilagay natin sa ating tuktok at loob ito
na ang Diyos lagi niyang pinakikinggan ang kabutihang nanggagaling sa ating puso. At alam ko naman, ang lagi nating hinihingi ay ang kabutihan, hindi baga. Kaya lagi tayong mananalangin at lagi tayong nasa tabi ng Diyos para sa pagsabuhay ng salita ng Diyos, hindi tayo mahirapan. At huwag tayo makakalimot, kapag ganun ang ginawa natin, di ba sabi niya, pag nakinig tayo ng salita ng Diyos at isinabuhay natin ito, para tayong nakatindig sa bato. Kahit anong ulan, kahit anong baha ang dumating, kahit anong unos o hangin paman, matatag ang buhay natin. Alalahanin na lang natin ang mahal na Birheng Maria. Dahil ang kanyang buhay ay sadyang, ang pamumuhay niya ay talagang tumindig siya doon sa mga pangako ng Diyos sa kanya. Si Abraham, namuhay siya doon sa mga pangako ng Diyos. At sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Dumating ang lahat ng mga paghihirap ng buhay nila, nakayanan nilang lahat. Lalong-lalo ng mahal na Birhen. Makita mo ba naman ang kaisa-isa mong anak na nakabitin doon sa krus? Kung mahina-hina pa ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, kung mahina-hina pa yung kanyang pagkaintindi sa kalooban ng Diyos, siguro at that time nagalit na siya, may ginawa na siyang hindi tama. Pero dahil siya ay talagang namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, nakatingala siya doon sa kanyang anak at nagtiwala siya, marunong ang Diyos, mas marunong pa kaysa sa akin. Kaya napakahalaga na makikinig tayo lagi. Kasi alam niyo, ang mundo ay lagi nagsasangita sa atin. At lagi tayong nilalayo mula sa Diyos. Pinahihirapan ang pagsunod natin sa Panginoon. Kaya sana yung linggong ito, makita natin, we belong to the Lord. Tayo ay Kanya na. Ang tawag ng kabanalan na ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo dyan sa ating binyag at dyan sa ating pangaraw-araw na buhay bilang tagasunod niya. Yan ang magpapatatag sa atin sa pananampalataya, sa ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa ating buhay.